Sa dami ng umuusbong ngayon na AI-generated apps at features, marami sa atin ang nakikisabay sa paggamit ng mga ito. Marami rin talagang benefits at gamit ang AI, pero madalas ay hindi natin nakikita ang mga negatibong epekto at posibleng panganib na dala nito. Isa na nga sa nauuso ngayon online ay yung tinatawag na deepfakes. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Ang deepfake ay isang uri ng media na ginagamitan ng artificial intelligence o AI upang manipulahin o baguhin ang mga video at larawan. Kadalasan itong ginagawa upang lumikha ng mga peking video at pagmukhaing itong totoo. Ito ay nakababahala dahil maaari itong magamit sa masasamang layunin tulad ng pandaraya, panluloko at pang-aabuso. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin ang iba pang impormasyon tungkol sa deepfake at kung ano-ano nga ba ang mga posibleng panganib at banta na dala nito. Dito lang yan sa MIL 101. I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Since usapang AI ulit tayo, makakapanayam muli natin live dito si Sir Dominic Ligot, ang founder and director ng Data Ethics PH, para pag-usapan itong deepfakes. Good morning, Doc, and welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Hi, magandang umaga po. Okay, good morning. Para mas maintindihan po ng ating mga manonood, mga ka-RSP, ano po ba itong deepfakes? Okay, yung word na deepfake, it's a combination of two words, two terms, deep learning tsaka fake image or fake video. Yung deep learning, yan yung sinasabi natin AI. It's the yung ability na ng AI ngayon to get many types of information. In this case, mga pictures, mga video. And then nakakagawa na siya ng fake versions or synthetic. Dati kasi ini-edit lang ng mga tao yung mga mukha, no? Ngayon you can produce a totally original or totally new image or video from existing footage. Alright, Doc, we understand na maraming klase itong deepfake. Ano po ba yung mga klase nito at paano ito nag-work? Well, basically, isipin nyo, kahit anong media, from video to images, ngayon pati boses, nagagaya na ng ano, ng artificial intelligence. And originally, I don't know if people know this, actually nagsimula ang deepfake research in the creative field, no? Mga tinatawag nating CGI yan dati, no? So mga movies, no, ginagamit yan to alter portions of the video minsan kasama talaga siya sa production ng isang video to alter it. Pero because nga nag-advance na yung hardware at software ngayon, kaya nang gawin ng kahit sino yan, kahit laptop lang yan, or kahit sa cellphone, there are apps that you can do simple deepfakes on. So ano na, medyo laganap na yung practice. Alright, on a lighter side po, ano po ba yung karaniwang gamit ng deepfake? Paano ito nakatulong sa society? Well, yung good parts there, obviously it's for creative purposes. Mm-hmm. So, ginagamit yan in media, multimedia, in advertising. It can be used to retouch mga video. Kunyari, may konting error na kailangan ayusin. Para siyang Photoshop, basically. Yeah. Pero this time, yung level ng quality talagang pinong-pino. And it's very hard to detect. Actually, most of photos, even online, yung tipong pinalitan talaga yung itsura ng ating mga ka-RSP, yung kanilang Facebook profile photos. Pero we want to know sa risk part naman, ano po ba yung mga posibleng hindi magandang gamit nitong deepfake? Well, kahit anong synthetic media, syempre, pag ginamit yan for bad reasons. No? Mm-hmm. For example, may tinatawag tayong identity theft. Pag sinabing identity theft, ninanakaw yung identity mo. Actually, there were reports na financial transactions were done kasi may na-deepfake na CEO ng isang company or customer sa isang banko. Minsan kasi, hindi na pag may video ka, assume mo, ang kausap mo talagang yung tao mismo. Pero these days, you can create mga a fake avatar of yourself, no? Kahit sa, kunyari, sa mga video call, sa mga Zoom, may mga apps where you can appear as a totally different person. Again, yung original purpose was something creative, pero yun na nga, pwede siyang gamitin for identity theft tsaka forgery. Doc, legal po ba itong deepfakes or may mga batas ba tayo na maaaring ma-violate sa pag-practice nito?
Well, yung paggamit ng AI, hindi naman yan bawal. I think the question is, ano ba yung intent? Tsaka ano yung outcome na nangyari? So, kunyari, if you use it for illegal purposes, pwede kang in violation of the Data Privacy Act. Kasi, basically, ginagamit mo yung likeness ng isang tao. That's biometric information for nawalang authorization. And if you do something, kunyari, gumawa ka ng financial fraud, ninakawan mo isang tao, or may naloko ka, then you can be held liable under the Cybercrime Prevention Act and other laws. Ayun. So, nasa content pala yung execution ng paggamit ng AI or deepfake. Well, Doc, ano ba yung mga methods o signs na pwede nating tandaan para madali nating ma-recognize itong deepfake? Well, originally, nung unang lumabas yung mga deepfake, parang medyo halata mo na siya eh. You know, kunyari, nagsasalita siya pero hindi nakasync yung lips, no? But more and more, as more time passes, paganda ng paganda, it will come to a point, in some cases, hindi mo na talaga mahalata kung totoo yung kausap mo. Dati, meron din mga telltale signs na parang hindi nagbiblink yung tao. Kasi yung movement ng mata dati, mahirap i-fake. Ngayon, huling-huli na yan, no? So, for me, every time I'm asked this question, yung best, ano, for me, the best way to tell is tingnan mo ano yung sinasabi, ano yung ano, message. For example, recently, may mga journalists na dinipfake para magbenta ng mga kung ano mga items o mga investment scam. Hindi naman pwedeng mangyari yon. Journalists would never sell anything. Or kung merong, kunyari, may breaking news, pero pag tinignan mo yung content, parang may ina-attacking reputation yung ano yung content na yan. Political, hard selling, at saka reputational attack. Yan yung tatlong common uses ng mga ganyan. Doc, paano natin malalabanan ng deepfakes ngayon patuloy yung pag-usbong ng ganitong gawain? Well, ang first thing dyan is, number one, dapat mas ano tayo, mas critical tayo sa mga napapanood natin. Hindi porke nakita mo on TV or on YouTube or wherever, maniniwala ka. So, critical thinking, importante. Number two, dapat i-report natin siya first to the platform. Kasi very strict ang, kunyari, Facebook and YouTube about yung deepfakes na ginagamit to attack or reputation ng tao or for illegal purposes, report agad yan. And then finally, kung meron na tayo, may damage na nangyari sa inyo, you can always reach out to the Data Privacy or National Privacy Commission, tsaka kung merong financial fraud na nangyari o feeling nyo ginagamit kayo for illegal purposes, then report na natin sa PNP Cyber yan kasi kasama yan sa cybercrime. Alright, oo, para maiwasan na mamaya, akusahan talaga na tayo ang may gawa. No? Well, anyway, on that note, Dr. Dominic Ligot, maraming salamat sa pagiging kasama namin ngayong umaga para pag-usapan ito. O mga ka-RSP, may bago na naman po tayong natutuhan ngayong umaga. Kaya, laging tandaan, maging mapanuri at huwag basta tumatanggap at naniniwala sa anumang impormasyon na ating naririnig o nakikita. Dahil minsan, mapanin lang ang teknolohiya.